Nako, ito, saan ang bucket list nyo ngayong summer? Ay, Mami, so ako sa Coron. Gusto kong pumunta sa Coron. Nakaipon na, ako ha? Naman gusto ko sa Mount Everest dahil malamig doon. Nahihipo, nalalaman niya ng pinakamataas na mountain dito sa buong planeta. Talaga? Kailan pa? Matagal na po. Alam niyo ba? Itagdag niyo sa listahan niyo ang Romblon. Ang ganda ng dagat ng Romblon. Aba, pagkaputi, talagang pang beach getaway yan. O, diba, baby? Pero kung hanap mo rin ay magaganda at quality na marmol, you know the place to be. Yan nga ang itinagmamalaki ng produkto ng Romblon. At hinibiro ang pagtitibag niyan, Mami Sue. Ay, oo naman. Kaya hindi rin basta-basta natitibag ang kalidad ng kanilang mga marmol. Ay, yan ang aking kwentong dapat. Alam mo. Saan ka man lumingon, may malalaking tipak ng mapuputing bato. Mano-manong tinitibag at pinakikinis ang isla ng Romblon, kilala sa kanilang mayaman na industriya ng marmol. Ang 54 anyos na si Ernesto, sa marmol na itinuon ang kanyang negosyo. Kahit saan ka pumunta ng isla sa Romblon ay may mga kwarihan talaga ng mga marmol. At dito lang makikita sa Romblon ang mga ganitong klaseng marmol. Ang mga materialis naman ang ginagamit namin ay nanggagaling pa sa mga bulubundukin sa mga kwarihan. Gumagawa sila ng mortar and pestle o pandiktik na almires mula sa tipak ng marmol. Magmula quarry, diretso yan sa factory namin, ay doon ay sinasalang naman sa isang machine na para i-carve siya, ihuhugis ng almiris, tapos sinasalang naman din sa polishing machine hanggang sa doon na yung proseso na para kumintab ang marmol. Ginagawa din ng isang tao na by hand lang, mano-mano din, pero ginagamitan din namin ng grinder. Dapat alam mo na mayroong 150 million metric tons ng marmol sa Romblon ayon sa Mines and Geosciences Bureau. Tinawag po ng Marble Capital of the Philippines ang Romblon dahil tayo po ang may pinakamalaking marble supply or marble deposit sa buong Pilipinas at tayo rin po ang nag-iisang supplier nito sa buong bansa. Dahil sa gana sa limestone at iba't ibang mineral, ang marmol ng Romblon may iba't ibang kulay rin. Andun yung mga kulay ng century, black, white, golden white, blue century, and tiger white. At marami pang iba. Hindi naman nababase sa kulay ng kung ano nga marble. Ang presyo yan ay pare-pareho lang naman. No, ikalabing siyam na siglo pa raw nadiskubre ang yaman ng Romblon sa marmol. Kaya mahalagang may regulasyon at limitasyon umano ang pagkuha ng marmol sa isla. Ayon sa tourism officer na si Michael Dominic Pahilagutan, nare-regulate po ang pagkuha or ang extraction ng marble sa Romblon-Romblon or sa buong probinsya ng Romblon sa pamagitan po ng ating PMRB, which is the Provincial Marble Regulations Board. Sila po ang nagbibigay ng mga dapat na requirements na isubmit ang mga miners po or ang mga nag-extract po ng ating marble deposits dito sa ating lugar ay mapapenalize kung hindi sila nagsumusunod sa mga panuntunan. Sila po ay maaaring isuhan ng notice of violation at ng cease and desist order or CDO po ng DNR. Hindi naman bababa sa 20 pirasong almires ang hinihinang sa paggawaan ni Ernesto araw-araw. Kasi yung almires may medium, small and large yan. Yung small ay nabibinta namin sa halagang mura lang, 150. Ang medium naman ay napupunta sa 250. At saka yung large, napupunta naman siguro mga 500 to 550. Ginagamit din ang marmol sa pag-uukit. Dito naman sa tindahan namin ay marami kaming mga figure dito na ng mga lampshade, cellphone holders, table bars, chessboard, mga budas, saka yung mga image ng mga saint at marami pang iba. Cellphone holder, kasi maganda itong ilagay sa office or sa bahay. Nabili ko ito ng 200 pesos. Keychains po, this one is the egg-shaped keychain and then the other one is yung foot-shaped keychain po siya. So nabili ko siya because of lightweight, very handy and very perfect po as souvenir. Dahil mabenta ang marmol sa eskultura at arkitektura, ang malalaking tipak ng marmol ay maaaring umaabot ng 70 hanggang 85,000 pesos. May mga regular customer din kami sa tulad ng US, UK, Germany sa pagiging successful sa business ng marmol. Kaya lang tiyaga-tiyaga lang talaga. Hindi biro ang pagtibag ng malalaking marmol. Ang bawat tipak talaga namang hinihinang ang kalidad. Kaya ang industriya ng marmol isang yaman na maituturing sa isla ng Romblon.